So guys, magtanong lang kayo guys, no? So, checking tayo ngayon guys. Yung mga kasama ko sa group, magtanong, huwag mahiya magtanong. Para lahat tayo natututo, baka may mga stock akong na-miss. Question lang guys. Live chat. Guys, open question lang tayo, guys. So, regarding stock market, no? Abang-abang lang ako ng mga questions. Kung bago man kayo, gusto niyo mag-invest sa stock market, pwede din yung itanong guys kung paano mag-stock, pumili ng stock sa stock market. So, open question po tayo. DMC. Hello, good morning, Mr. Emmanuel Chua. So, DMC tayo, DMC. So, sa ngayon, Mr. Emmanuel Chua, so, ang PSEI natin is, yung nag-close nung Friday is green, no? So, yung US stock market, up na 1.44. So, check natin yung DMC. Construction to eh. Alakin natin. So, DMC. Support. Okay. Check natin. DMC. Parang pinakamababa niya na to ah.
check natin yung pinakadulo, sir. Manuel. Ayun, ayun. Pata may nakikita tayong support nga. Si Evan na to. Evan. Okay. Verify lang natin. Ayan, saktong-sakto. Check natin yung trend line muna, sir, no? Para basic muna tayo. Medyo, ano yun natin. Nasa downtrend pa rin siya, pero check natin yung kung possible siya na mag-uptrend. Kasi dito, nagkakaroon siya ng uptrend line dito, trend line. Nagkakaroon siya ng trend line, tapos higher low niya to, higher high, tapos nagkakaroon siya ng higher low. Tapos, unting taas lang din. Kung check natin yung itong area na to, so, nasa loob pa rin siya ng downtrend. So, halos ano lang din siya. Possible to. Sideways lang din itong area na to, Mr. Emmanuel. So, tingnan ba. Ilang tao nito? Check natin yung tao mamaya. Kasi ito, nagkakaroon lang siya dito ng consolidation sa area na to eh. Hindi lang din siya lumalabas. Ito yung support 2 niya sa baba. Check natin yung support 2. Pakita natin na yan. Yan, support 2. Ang area na yan. No, support 2 yung baba natin. Si Emmanuel. Ito yung kung nakikita mo itong ano, babang to, ito yung support 2, ito yung support 1. So, kung sakasakali man, ang laro lang din kaya, no, kaya tingnan natin ito, resistant na halos din to. I-check natin yung back. Ayan nga, resistant nga to. Itong area na to. Yan. Palitan natin ng kulay para di tayo malito. So, ano possible niyan? Kung sakaling mag-enter ka man dyan, may ano naman siya, may volume naman, kaso nga lang hindi kataasan. Check natin yung RSI. No? Kasi dapat at least above 50 para mas maganda yung ano. So, mababa pa yung RSI niya, 44 pa lang din. No? Bearish pa naman din siya. Oh. Tama lang din yung assessment natin, bearish siya. So, hindi pa naman siya downtrend. Kasi nga, ito yung area ng downtrend. Oh. Downtrend pa rin talaga to. Tapos ang overall niya, downtrend. So, ang possible, sideways lang to. So, kapag mag-entry ka dito, Mr. Emmanuel, entry mo dito sa support 1, sell ka dito sa resistance, so, 5% lang, 6%. Ikaw, nasa iyo yun kung paano mo lalaroin itong, kapag nakabili ka dito sa support, sa area na yan, mga 5% lang, maximum ng 5.5% yung lalaroin mo. No. So, ganun ang laro lang nito. Kung susundan natin yung price niya, base ngayon, ilang percent ba ito? Example lang, mag-open, dito ka bumili. So, mga 4.84% lang ang kikitain mo. So, kumbaga, kung sa ako, papahinugin ko muna to, abang-abang na lang muna. Kasi nga, wala pa naman masyadong tao. Check natin yung, ano, yung sa indicator niya na trade kung madami ba itong tao. Natin. 700. May tao naman, dito sa mataas yung volume na pumasok, ito yun. Ang kangandaan lang dito yung Mr. Emmanuel, itong area na to, mataas yung may volume na pumasok. Ilan ang volume nito? 236 million. Kaso dito sa area na to, wala pang masyadong bumibili. Wala pang bumibili sa area na to. Kasi kung ikukumpute mo itong mga volume na lumabas, maliliit lang ito. Ibig sabihin, possible may naipit pa rin.
kapag ganito, may ipit pa rin. Kaya kung sakasakali, kaya siguro hindi ito itong pulang to, titingnan mo itong pulang to. Unti lang din ang lumabas. So, ano pa ang question, Mr. Emmanuel? MACD nito, wala din to MACD nito. Check natin yung MACD. Para baka mamaya maganda rin. Kasi support and resistance niya, maganda, nasa support siya. Yung RSI niya nga lang ang ang hindi maganda. Wala na sa below ano, below zero. Hindi maganda mag-trade dito. Below zero siya eh. Kung makita mo na nakaiwalay pa yung nakabuka pa yung blue at saka pula. Nasa ilalim pa yung blue. Dapat mangibabaw yung blue above zero. 'Yun ang rules dito eh. Above zero. So, kung titingnan naman natin sa 5 minutes to, ano ba nangyari sa 5 minutes nito? July 10. July 9. July 10. Okay. July 10, tumaas muna siya. Yung opening niya. Tapos biglang bulusok dito sa baba. Tapos unti-unting tumaas, tapos sa closing bumuhos. Ang laki no. Ang laki na wala sa closing, oh. Ang laki, laki, laki ng volume. 18.59 million yung closing niya. Closing pa lang. Question pa, Mr. Manuel. Medyo ikaw pa lang ata ano. So, tingnan natin dito sa ano. Ang ano dito, medyo hintay-hintay lang din. Wala pa rin kasi magandang good news. Check natin dito sa ano, sa Manila Times. Kung may good news ba to. Kasi dapat tinitingnan din natin yung mga news na to eh. DMC. Ayun. Hello, Ma'am Lizelle. Good morning, sir. Nahuli naman po ako. Sa review ko na lang yung mga lecture niyo. Hindi lang po. Okay lang, Ma'am Lizelle. So, check natin yung financial report nito ni DMC. Kailan ba ito? Current year, March 31, so 2020. Positive naman siya. Net income niya naman hindi masyado kataas at 616,450. Yun ang kinita niya lang yung taon na to, yung first quarter. Check natin, ba't hindi ko nakita sa ano, sa report. Wala pang report si ano eh, wala pang report si 2019, wala pang report si ano, si Investa. Kailan lang ba lumabas to? So lagi natin i-check dito guys no sa ano sa PSE Edge disclosure niya, check natin. Positive naman siya, kaso nga lang iniintay lang talaga dito yung ano, yung tao. Kasi kung at kapag below 50 talaga mahirap pag-trade ng stocks, shares. Kasi yung volatility niya at liquidity niya wala eh. Ayaw.
Ma'am Rizal Salem, baka may question kayo, ma'am. July 10, change of shareholding beneficiary. July 10, change of beneficiary. Public ownership report. Wala mga news dito na maganda. Gano ba presyo nito? Okay. Ito yung presyo. So, bumili sila. Ang report lang dito by July 3, bumili sila ng 730 shares. 730,000 shares. Tapos sa July 6, 614 shares. Yung 730,000 shares sa 4.15. Doon sila bumili. So, nasa sideways, no? So, 4.2, yung isa, ganun din. Yan ang report lang din nandito eh. So, wala pa masyado. Yung maganda lang din sa kanya, sa DMC, yung ano, yung financial report. Hello kay Mr. Trade Pinas Tamsak. ito medyo nahihugala ko paano ko tatamsakan eh. Dalaga ng jacket eh. Kay Sir Kit Daniel. Maraming salamat din sa Emmanuel sa time mo. So guys ha, huwag niyong kalimutan to ha, yung mag-comment kayo sa kabila kong video. Ito, pinapangapal ko PDF every Friday na mamimigay ako dito ng 5. Mamili lang kayo dito sa buy signal o kaya yung mismanagement. Pwede po ba mag-ask sa ibang stock? Ang hawak ko po palang nandito at KFC. Safe to hold po ba itong stock today? Yung dito, ang masasabi ko lang ma'am, anong average nyo po ba ma'am? Ma'am Lizelle? Anong average nyo po kayo dito? Comment nyo lang yung average nyo. Kasi kung overall naman, safe naman si dito. Wala naman na nasa uptrend line pa naman din siya eh. Maganda pa naman yung performance niya. Ah, 3.5. Wow! Ang layin. Ah, lalim. Ang taas nito, 3.5 dito sa area. Ma'am, kung sakasakali man, kung may budget pa kayo, ma'am, dapat sana nakasalo kayo dito sa 2.8 eh, yung 3.5 average mo. Dapat ito 2.8. Abangan nyo na lang, ma'am, sa 2.8, tapos mag-average na lang kayo kayo dito.
Kasi kung 3.5, masyadong mataas to. Yung pag-iiwan lang ka dito. So, 2.8, abangan mo, bumaba. Ngayon, kapag ito kasi ang kay dito, ang kagandahan dito, ini-establish niya kasi yung ano, yung 3 pesos, itong level na to. Magiging support talaga to. So, in the future, itong 3 pesos na to, magiging matibay to. Yung era na yan. Kay dito. Nasa dulo ko, may tanama sa 3 pesos. Ma'am Lancel, average na lang kayo, ma'am. No. Sa akin, naka-hold pa naman din ako kay dito, 2.28 yung ano ko. Kahit bumababa siya, okay lang din sa akin. Dahil, yung style ko naman kasi kay dito, ma'am Lancel, ang ginawa ko dyan, naglagay lang, di ko taga binenta yung 60% shares ko. Ang binenta ko lang is 40%. Ngayon, just in case, magkaroon ng magandang news si dito sa July 28 o kaya sa October 30. Maglalagay agad ako ng ano, ng i-all-in ko na agad kay dito. Para just in case, umangat man si dito, naka-all-in ako sa kanya, mababa pa rin yung average ko. Kung 2.28 ako sa level na to, so, possible baka mag-average lang ako ng mga 2.6 hanggang 2.7. No? O baka mga 2.5 lang din yung i-average ko. So, sa inyo, Ma'am Lizelle, kung kaya mong mag-buy kapag nag-dip ng 2.8, mas maganda, average ka. Possible kasi, yung 3.5 mo papalo ng mga 3.2 hanggang 3.10. Ilan ba difference? 3.5 minus 2.8.7 3.5 division by minus 3.5. So mga 3.15, ma'am, mga 3.15 hanggang 3.10 possible yung average yung kapag nag-average kayo kung same amount, ma'am. Ibig sabihin yung pinasok niya kung same amount yun. Okay lang din sa akin, hindi ko ako kasi ma'am Lizelle, tulad mo din, may tabaho din ako. Ang problema ko lang din kaya hindi ako masyado nagpo-focus sa day trade. Gawa nung ano, nung tabaho ko din ang umuwi ako dito ng ano, ng mga alas 7, alas 8. Ay 8 na lang umaga sa Pilipinas. So ang difference ng oras ko sa Pinas is 12 hours. So hindi pwede akong mag-daily trade. So ang ginagawa ko lang talaga, nagpo-position ako sa mga stock na mga possible na hindi naman bubulusok na may magandang papuntahan. Yung tulad ni dito, may magandang papupuntahan to. Once na nag-operate na itong ng March 20, hindi natin alam, baka mamaya, yung March 20 na yon mabasag na yung resistance niya na 8.8 26, yan ang pinakamataas. Kung sakasakali, 8.26. Check nga natin. Yun nga, 8.26, ma'am. Kasi ang ano ko lang dito kay dito, nasa ano na siya eh. Kumbaga, kung susukatin natin, from price na to, saan na ba yung price niya? 3. Sabi na dito, sa 3. Close ba siya? 3.10? 3.01. Sukatin natin, ma'am, ha? Hanggang dito. So, 86% na lang ang hinihintay mo. 85% na lang hinihintay natin. Mababasag na yung resistance. Once na nabasag yung resistance na yan, bago dumating ng March 2021, ayan. So, 185, isang ceiling, 50%, tapos ano na lang, 135 na lang.
Kaya-kaya. Kaya-kaya ba sa akin yan? Kaya nung hindi kapag lumagpas tayo dito sa 8.26, medyo gagaan na to si dito. So, gagawa ulit siya ng panibagong ano, resistance. So, tulad sa nangyayari sa ibang stocks. Question pa ma'am, mga question po ba po? Baka may mga question pa kayo. Maraming salamat, Trade Pinas, si Sir Kit, no? Oh, maraming salamat. Ayan, ginawa na kita ano, nalagyan kita ng jacket, natuto na rin ako. Akala ko kung paano maglagay ng jacket na mo nag-message ka. Eh na bro, maraming salamat sa time si Ma'am Lisa, lagay ko na rin ng jacket. Ayun. Sir Ana, lagyan na lang kita ng jacket, no? Ayan. Ay! Check mo lang yung Sir Alan sa ano, application yun sa ano, sa cellphone, yung pag-average. Meron din si Call Financial, ang ginagamit ko, check ko lang ha, ginagamit ko kasi, ano, may stock o kaya stock average calculation. Stock average calculator. Ayan. Yan ang gamit ko. Na-ano naman to sir? Na-da-download. Kaya wala namang problema na ano. Walang problema na mag-ano ka. Mag-download ka niyan. Libre naman yan eh. So, may mga question pa po ba kayo, Ma'am Lizelle? Hanggang makamaya pa tayo dito, mga alas 8. Tapusin natin mga alas 8 o baka kapag medyo may mga question pa, doon tayo sa ano, mga alas 9. Wala naman pasok bukas. Pupunta lang ako ng trabaho kasi may i-check lang. Ano na kasi dito sa mga sir? Mga 6:54 na dito. Kaya ganito. Malayang-malaya muna ako. Guys, tutok lang lagi kayo ha, lalo na kapag Friday, kasi yung PDF nito, yun yung preparable ko. No, comment nyo lang kung buy signal, sell signal, o kaya yung risk management. Maganda pa guys yung book sa to. Para gusto ko, lalo na yung mga kasama ko sa, no, sa group chat, gusto ko, lalo na yung mga newbie, nai-educate talaga sa, no, sa technical. Kasi ako talaga, inubog ko talaga yung sarili ko sa technical kasi gusto ko kumita. Which is, ano naman, nag-profit naman talaga ako. Kailangan mo natin ng mahabang time, lalo na kapag experience talaga. Kasi kailangan yung experience mo, yung mga knowledge mo, i-execute mo kapag nag-fail ka o win ka man, magkakaroon ka ulit ng, ano, ng experience na maganda. Next resistance. 3.2 sir, 3.2 Mr. Kit, 3.2. So dating ano na kasi to eh, dating support to dati dito sa kabila, dito sa area na to. 3.2. Lagyan natin yung baguhin natin yung kulay. 3.2, yung area na yan, ito oh. Kita mo to, bumababa siya dito pero nauuntog lang. So support siya dati that time dito. So, ganun din dito, bumababa, ito, pero nauntog lang din. Tapos ito, naglaro lang dito. So, 3.2 pa rin tayo. After ng 3.2, check natin yung 3.3. No? Kasi, nung nakaraan,
bakit hindi natuloy yung pag-akyat ni dito? Dito, papakita natin yung 5-minute chart para yung 3.3. Pero actually, hindi naman siya yung kalakasan, yung 3.3, dahil nga, nagkaroon lang ng issue, pero kaya naman basagin. Ayun niya, sir. Titingnan natin sa, ano, sa, ayan, nauntog siya dito. Ayan, 3.3. Tapos, next niyan, may resistance ulit dito. 7 na to. Ayan, 3.35 nga. Possible pa mauntog yan dyan, Mandami pa kasing ipit. Kaya, kailangan magbawas na magbawas muna. 3.4. Mga level na yan. Every 5 cents. Ayan. Mabigat. Ito nga 3.5, Mabigat pa to. Kasi, ang laki ng gap up. 3.5 to 3.55. Yung level na yung 3.5 to 3.55. Kasi natin ito. Yan yung area na yan. 3.55. Yan. Mabigat yan. Laki. Laki ng abulin. 3.6, malaki. Yung mga possible na mga resistance na. Laging check na lang natin dito kayo, kay Investigram yung bull meter. Ito yung ASBID. Ayan. Ito. Dito ko naman siya minumonitor yung bull meter ni Investa para malaman natin kung kaya ba basagin yung resistance para aware na tayo. Kung hindi man mabasag yan, pwede na tayo umiksit, pwede tayo magbenta ng 25%, 30%. So, sa akin lang, iba lang din talaga yung discarte ko dito kay, kay dito kasi nag-iwan ako ng 60% kasi balang araw kasi naniniwala ako na yung 60% kapag umakyat to si dito at nagkaroon ng momentum, ipapasok ulit yung 40%. Yung 40% na yun, pinapalago ko yun. Pag pinasok ko yung dito, kapag umangat to sa momentum, pasok ako, tapos kapag umabot sa peak na naman ni dito, kuha na naman ako ng mga 40%. So, yung lahat ng gain, kinukuha ko lang. Yung puhunan ko, nandun lang. Hanggang sa darating na lang yung time na yung puhunan ko kay dito, lahat na lang yan, earnings to na lang. So, kahit malos, wala ka nang iisipin. After 3.8. At yung kay dito natin, kailangan, antiwala lang natin, tingnan natin yung July 28, kung matutuloy. So, after 3.8, nasa tayo? Dito, tingnan natin. 3.8. Mabigat kasi itong anong to eh, yung level na to. Ano ba itong resistance na to, support na to? 3.88. Tagin natin dito sa 3.85 resistance. So after 3.85, next resistance. Check natin dito sa weekly. Pamalinaw. Tanggalan natin ito. ₱4 pa rin, sir. Keep. ₱4. Kailangan mabasag yung ₱4. No. Tanggalin ko muna yung ibang resistance sa 3.2, 3.2, Tanggalin ko muna. Para kitang-kita. Yan. Yung ₱4 pa rin, mabigat, hindi makatawid. Wasa nakatawid dyan sa ₱4, ano possible? Sa weekly natin, ito. Ito ang kagandahan kay, kay dito. Ayan yung area na to. Yan. 4.65, ang sunod. Kapag nakalagpas tayo kay dito sa 4, ito maganda. So, dito maliit lang kasi ito. Pang 4 hanggang 4.2, maliit na diferensya lang yan. Kaya-kaya basagin ito. Kuhatin ko nga yung, nito. Yung kikitain, just in case.
4 pesos. 4% kaya pa sa akin to. Kaya pa sa akin yung from 4 pesos to 3.2, kaya pa sa akin yun. Yung 4.65 ang susunod. Medyo malaki. So, kapag nangyari ito, 4.65, nasa kalahati na tayo niyan. Kapag, ang tansya ko nga, 4.65 possible yan mga December. Yung isa sa kagagawa ko ang prediction niya, 6 pesos by December. Kasi yung, ang hinihintay lang natin na, ang hinihintay lang natin dito kay dito, yung ano, ano to, totoo ba to? Check natin kung ano to. May mataas na ano si dito. Check natin muna to mga bossing. Ano ba tong isang line na to na malaki? Nakita to. May 15 ba siya? Grabe naman tong volume na to. Totoo ba to? Ayan, oh. Mayroon nga palang volume dito si dito. Totoo kaya to? Grabe, oh. Ang pinaka all-time high niya pala is 15.83. Pakatapos kapag mabasag yung, mabasag tong 8.26, tong level na to. Check ko nga to sa day. High na 7.5. Taas to, mataas tong isang ano, pagkatapos ng 8.26, ito ang susunod. 15 point something. Ano yung mga bossing? Baka yung mga question pa kayo. Huh? Yung level na yan, 8.65. Upturn pa naman si dito, kaya hindi naman din ako natatakot na biglang bumagsak to. Kasi 2.85 nga, mahirap nang basagin eh. Yung area na yan. Kahit sabihin natin bumababa yung number of trades niya. Volume niya mababa na. Tumaas ka pala yung trades niya. Yung kahapon, mas mataas kahapon, no? Yung number of mga trades niya, ang dami nag-trades. Yung volume niya, mas mataas din kahapon. Mas maraming lumabas kahapon. So, mga naipit to. Guys, question ba guys? Pero tumalamang sa Monday, ang nakikita ko ay dito, decision to ang mangyayari. Kasi nandito na siya sa amin, sa area na to. Sa area ng ano? Kailangan na mag-decision. Ayan o, oh, sa area na to. Nung Friday, ito susunod. July 13. July 13, decision si dito sa Monday. Abangan natin yan kung ano mangyayari, kung tutuloy ba siya dito sa 2.8 o magdodoji ulit muna. Kasi nag-cross na siya dito eh.
Maraming salamat guys sa pag-standby, no? Tanong-tanong lang guys kung anong mga stock baka kahit papano, kaya gusto ko din to. At least nakapag-ano tayo, nakapag-review sa ibang stock. Tapos manood pa tayo sa mga ibang after nito, nanonood pa rin ako sa mga ibang vlogger ng stocks. Gusto ko lang makita yung mga sentiment nila, mga insight nila. Lahat naman kasi ng ano ng stock nito is speculation eh. So base sa chart lang yung price movement ang binabasa natin kung ano mga possible. Pero magdidikta pa rin yung mga traders eh. Tapos yung balita. DMCI earnings fall 78% in January to March. Ba't iba yung ano? Ang earnings nila doon nakalagay. Ano? Ganun balita dito. Magkay Manila Times sa disclosure. Financial report. Siguro may kita naman sila. Balance sheet. Retained earnings. Stock equity. Positive pa naman, stock equity. Net income loss. Net income loss after tax. 10 million. Okay, baka current year. Ano ba current year? 97. 14. Pressure niya is 0.7 ito. Napakababa, no? Napakababa. Napakataas niya. Bababa yung ang taas niya sa market. 0.79 lang. As per book, 5.7. So, undervalue sila yung DMC ano ba yun? DMC 2. Ano lang something? 2. Something si DMC. Book value per share 5.77. Mas mataas yung nakakang taon. So, 4.10, undervalue, 3.77, ito, maliit lang yung earnings nila eh, income statement, maliit. Hello mga robosing, question lang ha. Post lang kayo mga question para nababasa ko. Baka may APBI dyan at saka MM. May magandang report si MM. Earnings niya 50% up. 55%. Or at saka si APBI, maganda rin yung earnings niya. May lumabas. Ayan, si MM. Makikita natin ito, Ma'am Lizelle. Inihintay ko din yan na mangyari by Monday yung MM. Kasi nga, yung MM, gain ng, 50%. Ang pinakamalaking question kasi dito kay, MM, sa nakikita ko, ma'am, sa sentimento ko, sa insight ko dito kay, MM,
Maganda to eh. Lagyan natin sa 5 minutes. Maganda to sa MM. Kaso nga lang, mapapasubo eh. Number of trades, tumaas siya. Tumaas siya. Tumaas yung number of trades niya. Sa 5 minutes, yung pinakahuli. Tapos, check natin yung ano, pinakagawap nito sa... Ano ba yung pinakagawap niya? Pagaling ko muna ito. Number of trades. 5 minutes lang kasi maganda tingnan ito eh. Overall. Overall. Kuha tayo ng line. Pangit dito. Support, support. Sa hanapin natin. Ang magandang support. Ayan. Support level. Nasa low pa rin siya ng downtrend ng 2.99. So, support level 2.99 or 3 pesos, no? Sa ganyang area. Next. Malakas ba itong ano? Susunod ito. 2.88. Lagay ko nga sa, ano, sa 15 minutes. Around 2.85. Ma'am, yung support 2, 2.85. Nag-range lang siya ng 2.85 hanggang 2.9. Close na close talaga yung, ano niya, yung price niya ni MM. Pero ang pinakamagandang salo saan, just in case bumaba. Kasi itong 2.85 na yan, medyo alanganin pa eh. Yung Fibonacci, dito ang susunod niyan. Check ko mam yung check natin sa Pivo. Pivo retracement. Dito yun. Pivo, yan. So, piso. Level 2.76 ang malakas-lakas ng ito solid na tong 2.76 2.75 na no na support ni dito yung 2.87 kaya pang basagin yung 2.76 na yan matibay na yan lalo na tong ano 2.34 na to 2.34 kaya malaman ginaabot ng 2.34 dito pa sa 2.4 medyo mahirapan na. Ngayon, ang kagandahan dito kay MM, decision to, malamang sa Monday. Ang negative ko lang dito, masasabi, yung mga naipit, kakayanin ba yan ng buyers? Ang tanong. Kasi ang daming ipit eh, kung makikita mo pa rin yung ano nila, post nila, daming ipit eh. Dito nga, nakalabas, sideway na dito, sa itsura na to, sideway na. Sideway na yung itsura na yan. Lumabas na, pero nasa support siya.
No. Kung kukunin ko naman dito, sunahan, ang pangit. Sideways movement, pero malamang, kung sakaling bumili ka man kay MM dito, ang kagandahan lang dito, malapit na yung, malapit siya dito sa breaking niya. Mag-open to sa Monday, sabi natin, 13, no? Dito na, sa labas na, oh. Diyan, sa labas ang opening. Di aabot, tataas man natin to, aabot man eh. Nasa support level ang kagandahan dito kay, ano, kay MM. Kaso nga lang, magkano lang ang kikitain mo just in case. Dito, tingnan natin. Kung papasok ka sa Monday, itong MM na to. Tingnan natin, magkano kikitain dyan. Baka pwede tayo pumasok. Kaso nga lang, hindi pwede talaga ako magbantay eh. Kasi hanggang 11 o'clock na talaga ako eh. 4% lang nakikitain mo. Yan yung resistance eh. Yung 3.15%. Hanggang 3.10 resistance ni MM. Susunod resistance dito. Kung sakali mo matapos dito sa area na to. Oh. May gap up. Oh. May gap down pala. Sorry. Magkano? Opening. 7.96. Maliit, no? Maliit. 7.96. Susunod. Pagkatapos niyan, sana ba? Tayo dito na maganda. Yan sa level na to. Ay, yung mga tinitingnan natin, ma'am, ha? Yung mga resistance. Simula dito hanggang doon, magkano? 14% yung resistance to one natin. 4.36% lang ang maximum kitain. So, second resistance, 7.96. Yung third resistance natin, 14.87. Dito, ang tanong, possible, kaya kung sakali mabasa itong 4.36, baka may untog dito sa 7.96. Resistance na to, 3.24, 3.25, yung 7.96. Once na lumagpas siya dyan, kinaya ng buyers, umakyat, ang tanong, kaya niya mabasahin itong 3.45. Kasi dito, mas marami na dito ipit. Yung 4.5 siguro, hindi natin alam kung napagbenta pa. Check natin nga dito kayo, no? Bid and ask. Kay dito. Ay, kay Investigram. Million. Sa 3.13, may 1.9 pa. Kaya mabasahin to. Ito, medyo mabigat-bigat to. 3.20. 3.13. Oh, 3.13 nga, 1. Nalagyan nga nila ng 1.1 million. Yung 3.2, 2.1 million. Next, 3.45. Ito, 3.45, magaan na to. Magaan na. Yung 3.5, magaan na rin to. Kumbaga, yung nandun na nag-aabang sa sa 3.2. So, nakikita ko kayo, no? 3.2 tsaka 3.25. Ayan. Diyan na lang mabibigat. Pero kaya siguro kapag inano ng buyers. 3.61. O, magaan na to. Yung 4 pesos, magkano? May 3.M pa, ma'am, sa 4 pesos, oh. May 3 pesos pa po, 3.9. Ba't na yung 4.59 pa dito? Ang taas naman lang. Mabigat pa ba? Mabigat yung 4 pesos. Mabigat nga yung 4 pesos, hindi kakayanin. Baka maya, pag dumakit din sa 3.5, magbenta yung 4 pesos. Baka i-pull back na sa up sa Lunes. Yun nga ang ano nga eh. Mangyari, dahil may good news. Ang tanong, dahil may good news, okay lang sana kung hindi magbenta yung mga ano, yung mga nandun na ipit sa taas. Maganda sana yun na, sir, kit, no?
Kung hindi magbenta yung mga naipit sa taas, maganda yon. Kung kakayanin ng buyers iakyat, eh paano kung magpanik na yan, mag-isip yung mga naipit na baka ito na yung huling pagkakataon na makapagbenta ako. Kasi lalo kapag naipit dyan, newbie lang. Mabuti kung may naipit dyan ng mga long term, kahit yung long term nga, mag-a-average yun eh. Medyo mahirap. Kung ako, kung sakaling makipagsapalaman ako, siguro dito lang din sa ano, sa opening. Tapos kapag kumita ng 5%, 10% siguro, out na. Kapag nakita ko dito sa Instagram, sa bull and bear meter, ano na ako? Kapag nakita ko hindi kaya basagin, magsisell na ako. Para save na yung pera ko. Tulad ng ginawa ko sa tech, mumulusok ng pababa, magsell na ako. 5% negative na. Umabot pa ng 6. Hindi umabot sa ano. Maganda po yung ano, ma'am nila. Maganda po yung maganda yung earnings nila, 50%, ma'am. Kaso nga lang, fundamental yun. Ngayon, ang pinag-uusapan natin pagdating sa fundamental, maganda, ibig sabihin yung kumpanya, may pupupuntahan. Kaso nga lang, yung pagdating dito sa common share nila, ano lang naman ito, magkano lang, 30% maximum ata ito. Lahat ng common shares, maximum 30%. Eh, dito tayo nakaano, mami, dito tayo nakapokus ngayon kasi ano lang tayo sa common share. Ang tanong, kapag umakyat ba to? Kapag umakyat, swerte natin kung nakabili ka dito sa 3 pesos. Kasi resort na lang yun eh. Ngayon, ang tanong, ay paano kung nakabili ka dito, umakyat, tapos napago ka, umakyat ka lang ng mga 4%, okay yun. Kasi minimum mo, makapagbenta, 1.25, break even ka. 1.25 earnings na gain, break even, kasi pambayad mo ng tax, pambayad mo ng broker fee. Ngayon, kapag mababa doon, baka magka-close ka. Pero sa nakikita ko, kasakasali man, yung cut-close level mo, ito yung cut-close level mo, kasakali bumaba, check natin. So, 4%, maximum 5%, no? Maximum 5% ka, yung cut-close level mo. Kasi kapag yung nag-dumiretso, kapag hindi ka mag-cut-loss, magkano yung ibabagsak? Mga tibay. Question pa po, ma'am. Sa inyo mga bossing. Maganda nga ito yung investing tool dahil nga na-topic na ito ni Marvin Helmo eh. By tech, by fundamental, maganda. CMM. Kasi ang tanong dito, yung mga ipit, magkakaroon ng ano eh, magkakaroon ng chance. Magkakaroon sila ng pag-asa na baka pagdating sa 3.5, makapag-sell sila. Okay na, kapag ano, kumita lang ng 5% nga, okay na. Kaysa naman, wala ka namang kitain. EPBI, ayun si EPBI, alam mo, may good news din yun eh. EPBI eh, check mo natin yan, kay EPBI. Kasi titignan ko kayo ano eh. Yung kay DMCA, may news sila dito, yung may hawak na share. Check nyo lang kay The Manila Times, yung may hawak ng mga DMCA. So, basahin nyo lang ito. So, dito lang din ako kumukuha ng mga news, kung ano mga possible. So, yung EPBI, company disclosure, ano ba ito, Mary Martin. Financial report. Next natin si EPBI. Maganda earnings nila. Maganda earnings nila. Positive.
APBI. Alam ko correcto kami. Wait lang guys, medyo meri-text muna. Ah, okay. Ayan, balikan natin si, ano, si APBI. Ayan. So, earnings niya, check natin. Positive din naman yung earnings dito ni APBI, oh. So, net income, 14 million. 41,523. So, positive to. Same scenario dito, same scenario rin to eh. Ni, ano, ni MM. Daming ipit eh. Maraming ipit talaga dito. Naka 15 minutes ako. 15 minutes sharp. Lakihan ko nga. Lagay ko sa 5 minutes. Wow. Grabe. Dito, tingin natin. Support level. Palakihin ko lang bossing ha. Medyo hindi ko makita yung support dito sa unahan. Wow. Dito. Ang support level na ito. Ang level na ito. Hindi ko dito talaga sinusubaybayan ito. Sunog kasi dito lagi eh. Ayaw na ayaw ko talaga yung mga stock na mga ganito yun na, na ano. Kung biglang umangat na mga malaki. Check natin yung resistance. Dito may resistance dito sa area na to. Lagyan natin yung mga resistance posing. Tapos dito sa area na to. Ayan. Strong to. Itong resistance 1, strong to. Mabigat to. May, mabigat basagin to. Tapos tingnan natin kung may trend line niya kung mababasag. Kung dito sa area na to, basag to yung basag side the way. Natin dito. Walang ayan, bossing, no? Yung support nasa part ng 17.56 o 17.55 support level. Support level. Tapos itong 2.70 yung current price niya, check natin. Ito pa, may mga pala dito resistance. Check natin ulit. Sa area na to. Ayan.
resistance pa yung area. Ayan. So, wala pa siya magandang ano, wala pa siya magandang support. Medyo malayo pa siya sa pinaka-storm support. Pero titingnan natin yung style nito. Tingnan natin yung mga higher high at saka higher low. Lower high, lower low. So, ito lower low. So, kung sakaling mag-bounce to, itong area na to, ayan. Ito kasi lower low niya, ito yung lower low niya eh. Tapos ito, yung area na to eh. Lower low, no? Kung sakaling maglalagay ito ng trend line dito sa area na yan, masyadong pangit na. No? Kasi, hintayin lang natin, ang pasok lang dito, hintayin mo na magkaroon ng lower low. Example, mag-bounce to, paakyat, umakyat dito ng unti. Yan, umakyat ng unti, na ganyan. Magkaroon ng higher low to, ito na maganda, magiging support na tong area na to. Yan. Kasi ang pinagbabasehan lang natin dito, yung lower low, itong lower low to. Kasi ito, may ano to eh, resistance. Just in case umakyat, itong area na to hanggang dito, yung price, magkano ang profit? 4.48 lang. Masyado manipis. Pero kung naglalaro ka lang din naman, subukan mo lang, okay. Pero kung sakaling tumuloy, dahil sa news, ilan, magkano sa second resistance? 12.83. Siguro kung ako maglalaro dito, 20,000 muna, just in case mabasag itong resistance, itong level na to, yung resistance 1, pasok ka ulit ng mga 10,000, maximum ng 20,000, tapos mag-average yan. Pagdating dito, kapag hindi mo nakita na mababasag do, say ka na. Mr. Apo Jukay, no? Apo Jukay, parang sa inki to, ah. Ayan. So, sana nasagot ko yung question mo. So, ang resistance niya, APBI 23.10. Ngayon, ang pinakamagandang support niya, masasabi ko, kung sakali ko kaya mo hintayin, itong 17.56 o 17.5. No, kung kaya mo hintayin, kung ito, kasi ang risky mo dito, from current price, hanggang dito sa support, sakali ang worst scenario, 21% ang laki nito. Susunod dito, dito sa may resistance, support. Sa 20 point, ano to? May gap up dito eh. Ayan. Gap up. 9% sa 20 pesos. Pwede sa 20 pesos, abang ka. May support dito sa ano eh. Dito sa dulo oh. Pakita ko. Ayan o. Oh. Itong area na to, support. Nasa part ng low nito. Opening 20 pesos nga. Ayan. Yan ako na magiging sasabihin natin na support yung area na yan. Kung lalagyan ba natin ng Fibonacci ito, anong opening nito? Area na to. Hindi, nag-open siya na ano eh. Opening ng 40 pesos ba ito? Hindi, mag-open na for 17 lang ito eh. Walang 40 pesos na. Ang layo. Layo. Nasa downtrend talaga. Ang hiyap nito. Opposite ko kaya. Kaya lang guys, opposite ko muna. Baka madali sa opposite.
Kaya kasi yung Fibonacci na pwede mong gamitin sa opposite. Guys. Pagaling ka na natin. Hindi ba yung pa? Wala. Nasa, di siya umabot ng ano, 69.08 ito. Nauntog pa nga itong anong area na to. Hindi kaya ng Fibo. Hindi kaya ng Fibonacci. Kahit i-opposite mo eh. Doon ka nang nagkasa-resistant, intayin mo sa 20 pesos, di kaya. Dito nga, nauntog siya dito sa 69, di siya nakaangat ng 69.08 eh. Di kaya. So, doon lang mo lang abang sa support na yun na discuss ko, 20 pesos. O kaya dito sa opening niya, laro lang muna. So, okay lang muna yung kahit yung 4.48 ba yun na unang kikitain mo. Pwede na muna yun laruin. Pero yung sabi mong lalakihan mo yung bet mo dito, entry point, mahirap. Guys, yung dito sa book na to, dinidiscuss dito kung magkano dapat yung entry point mo para hindi ka malos. So, ang pinaka-maximum pinapayo dito sa book is 20% ng buong buying power mo. No, 20% ang maximum. So, sa akin guys, 25%. So, sa akin, mag-i-relay na rin ako dito sa 20%. No. So, minimum dyan, 10% din. So, next question, guys. Kasi sa akin, guys, bakit ko sinasabi talaga sa ano ko, sa mga video ko na bakit mahirap umakyat yung ganitong stocks na to? Alam nyo kasi guys, mayroon akong experience dito. Mayroong isang stock dati nun. Madaming naipit. MRC pala. MRC. Umakyat siya ng ano eh. Umakyat siya ng 0.45. Tapos sa 0.45, nakabili ako ng 0.38. Nabenta ako sa 0.42. Kumita pa ako nun. Kaso nga lang, doon ko nakita yung experience ko na ano, na hindi na kaya basahin yung 2.45 dahil maraming nabasa at maraming naipit sa taas ng mga baguhan. Doon sila bumili. Ngayon, kapag pinupush ng buyer, umakyat na doon sa level niya sa mga 2.42 pataas, hirap na dahil nga binubuhusan ng buyers dahil naipit na yung buyers eh. Ganito din ang mangyayari dito. Check natin yung asking nito. Check natin yung asking. Turkey, maliliit lang din to. Turkey. 26. Makakamit siya is 22.10. Manipis lang to, manipis. Pinamataas magkano? 48,000. 6,800. 37K. Magkano yung 37K? 37K. Mas mo na. 25. Manipis lang. So, manipis hanggang 25.50. Manipis lang. Ito mabigat na itong. Itong 27 mabigat na itong. Kasi 83,000 na ito eh. Million na ito eh. Ito, 30 pesos, 51.
1.5 million. May pistipis yung pero mabigat tong ano? Mabigat tong 28 pesos. Ewan na kung kakayanin sa basawi sa 28 pesos. Sinecheck lang natin guys yung price na dito sa nakaabang yung magbebenta. So kailangan alam mo din yung mga magbebenta. Tinitingnan mo din yung presyo nila. Ito malayo pa oh. Meron pa sila dito sa 36 pesos. 36.75. Anong level yun? 36.7. Hanapin natin. 36.75. 36. Sabi natin dyan level yan. Resistance din eh. Pababa natin. Yung era na yan. Resistance din. Guys, resistance din. Laki na natin. Tapos, tingnan natin kung magkano ang magkano yung simula sa opening. Magsisiling nasa ano, 50% din. Make it. 70%. 70% guys. Mabigat yung ano, yung pababa kapag lumapit. Next question, please. Sabay ganun eh. Mabigat eh, mabigat siya. Kahit sabihin natin may good news. Ano yung naman natin yung good news kung maraming ipit? Kung bumili man tayo, ano yung tayo, sasalubungin tayo ng sellers. Mas maganda yung ano eh, yung tulad kay dito. Ito na gusto ko kay dito eh. Tingnan mo, yung mga naipit kay dito. Parang ganito lang ang kwento eh. So kaganda sa kwento ni dito eh. Yung mga naipit dito nakapagbenta na itong area na to, itong pulang-pulang malaki na to. Yung iba maliit na lang. Tapos umakyat, may naipit na lang ulit dito. Yung mga bumili dito sa second candle na green. So ngayon, nangyayari, naglalaro na lang sa 3 pesos. Ayaw na dalawin si 2.8. Hindi lang maganda kay MM at saka EPBI, hindi pa siya uptrend. Hindi tulad dito ni dito, hindi pa basag yung uptrend niya. Iyon, nasa consolidation lang din siya eh. Si MM at saka si EPBI, consolidation pa rin eh. Support pa rin siya, yung current price niya, support pa rin eh. Ayan. Yan, area. Ganyan lang din, oh. Ang pangit pa rin, oh. Ito yung level niya, nasa opening ito, 17 pesos. Pinakamasagad na to. Ganda ko sa 17. Ayan, level na yun, masyado. 17 pesos, mahirap. Mahirap guys, kapag, kaya hindi ako nang sumasakit talaga kaya sa mga IPO. Kung sakaling sumakayman ako kay Converge, ano lang din, 50,000 yung kaya ko lang itapon. Na yung pikit mata lang ako kapag nag-opening kay Converge. May observe, hanggat maaari, iwasan nyo muna ito sa EPBI. Kahit sabihin natin may good news. Kung sakali maglaro man, gusto mong maglaro dito, opening, tapos 5% up, sell na. Kasi sasalubungin ka ng mga sellers eh. Yun ang iniiwasan natin.
Guys, comment lang kayo, ha? Ipunin na ako. Ayon. EAI kay Sir Alan Clavero. EAI Construction. O kasama ba 'to sa build ganito, chairman. Yeah, this must come in maganda. Welcome guys sa aking channel. So, check natin up, malalim. Sundutin natin dito, kung kakayanin. Nasa downtrend pa to, sir. Pero, titingnan natin kung kakayanin natin sa ano tayo ng magandang support. Ayun. Mabuti may nakita tayo. Tingnan natin ha. Area na yan. Tayo support area. So, may resistant dito sa isa. Level na to. May resistance. Check natin sa VP. Okay. Ayan ito. Support. Aha. So, nauntog na siya doon. Ito nga, sir. Ito. Alisa natin. Nalagyan na natin ang support and resistance. So, kanya lang ako, mga bossing, mag-check ng support and resistance. So, halos tumama naman yung galing dun sa kabila sa previous mga support. So, ito yung mga magiging resistant ngayon sa current. So, kung ikaw, ang laro ni simula dito sa event na to, sideway to. Nag-sideway siya dito sa una, dito sa event na yan. No? Tapos napasag. Tapos dito sideway ulit dito sa event na to. Yan. So, nauntog nga siya dito sa 5.5. Nauntog sa 5.5 kasi dito, kita mo dito, bossing Alan.
nauntog din dito eh. Itong area na to, nauntog din sila kaya nagsipagbabaan din. Oh. So dito, nag-opening to, tumaas. Opening gap up, pilit eh. Yung gap up niya, pilit. Maganda sana kung ano eh, kung dito gap up eh. Closing nito, 5.5 opening, 5.5. Pilit yung ano eh, gap up. Pero, check natin, kasi ang lumalabas, may buntot naman kasi. Pinush ng buyers eh. Kaso nga lang, kung tatanggalin natin yung buntot, kinain yung ano eh, kinain yung pagdating sa candlestick ha, na technical bossing na, bossing Alan. Pagdating sa candlestick, kinain siya ng bubo nitong ano eh. Pula na to. Kaso nga lang, ang pinag-uusapan dito yung volume. Maliit lang yung volume na lumabas. So, may natitira pa rin sa kanya. So, check natin yung, check mo yung opening nito. Kung gap down, abang ka na lang dito sa 5.25 o kaya 5.2 sa level na yan. Bago ka bumili. No? Kasi kung sakaling tingin ko, tulad kay Tech din to eh, magkakaroon ng gap down ng minus 5, sabi natin ito closing is 5.37, mga 5.3, 5.32. Tapos possible pa yung bumaba ng 5. 5.3, 5.25, ayun. Possible, kung sakali man, kasi ang cut loss level mo, simula dito sa support, check natin. Sakto lang, 5%. 5%, kung kaya mo na mawala ng 5% sa EEI. Kung sakali man, matuloy, magkano kikitain mo? Sabi natin mag-opening dito sa baba. No, mabasag tong resistance na to. No. Dito sa level na to, 8%, pwede na lagoin to. Kasi nga, wala pa naman siyang ano eh. Ang nangyayari pa lang sa kanya, kung magtuloy yung trend line nito, simula dito hanggang doon, yan o, oh, ang nangyayari. Nagkaroon pala siya ng higher high. Nagkaroon siya ng higher low. So, possible din, sana mag-higher high muna to. Tumaas pa sa level na to. So, ang nagkaroon ng higher high dyan, kapag hindi mabasag, bababa muna. Ngayon, so, ang labas nito, dito sa area na to, consolidation na to. Seven yan kapag nagkaganon. Pero ang kagandahan niya, ang advantage niya lang, may higher high na siya, higher low, tapos i-create siya ng higher high. So kapag malamang, kapag nag-break na itong 5.8, nagkaroon siya ng higher high mas, na mas mataas, mas maganda kapag ganon. Ano lang to? Kung ako bibili dito lang muna sa 5.23, 5.25 mga abang. Abangan mo muna to after 15 minutes ng market. Abang ka. Pag-opening pa lang, huwag ka muna bumili. Kasi nagpapanik pa kasi kung mapapansin yung market, sa loob pa lang ng 15 minutes, lalo sa opening yung 5 minutes, nakakagulo. Hindi ka makapag-decision ng tama. Kaya hintayin mo na, mag-decision ka after 15 minutes. Ngayon, kung naipit ka man, bumenta ka na. Kung naipit ka kahapon, sa opening pa lang, benta ka na. Baka may bumuluso. Pero kung mag-entry ka, mamaya na mga 15 minutes, after 15 minutes, gamitin mo na yung, 5-minute chart kung saan nagkakaroon ng ano. Kung gagamitin mo ng 5-minute chart to guys, check natin, yung indicator. Gamitan natin. Medyo masala naman natin. Gamitan natin ng 20. Then yung style nga palaki natin. Ang gusto ko lang din ko, bakit maganda mag-aral ng chart, guys? Ang kagandahan nito, kapag nag-aaral ka ng chart, nauuhubog ka lalo. 1 minute. So, 1 minute nga, ang ginagawa ko, pwede rin ito eh. Ang pangit ang 1 minute.
Kapag ganito guys ang bangit ng 1 minute, huwag nyo napilitin. Kayo lang mas maganda. Ang laki ng ano? Ang laki ng lumabas ng volume ni EA oh, dito sa area na to. Simula doon, tumas bigla, pang opening, tapos ganito. Kaya sukatin nga natin to guys. Simula sa 5 point ano. Ah! Pwedeng-pwedeng anuin, pwedeng-pwedeng lawin ng bounce play guys, 3%. Pwede to lawin. Pwede. Oo, pwede lawin. Sa 15 minutes to ah. Nasa taas pa naman siya. Ang kagandahan lang nito, nasa taas yung ano, nasa taas yung MA20, nasa baba yung ano, nasa baba yung MA50. So, check mo lang sa opening, baka mamaya mag-cross tong dalawa. Iwasan mo muna mag-cross. Iwasan mo yung nasa taas tong ano, MA50. Kasi kung ito, kung sakali ano ka, ang nag-gumamit ka ng 5 minutes o 15 minutes dito ka bumili sa cross na to, napakaswerte mo dito sa area na to. Ayan yung area na yan, tapos sell ka dito 4.93, 3% okay na. Napaka-importante gumamit ka din ng MA eh, kapag masyadong malikot yung presyo. Ah, 5.3. Maganda yung average mo, maganda pa rin yung pwesto mo, 5.3. Malapit na malapit ka sa ano, malapit na malapit ka sa support just in case. Negative 1.37. Okay lang. Nag-gain ka ngayon ng 1.28. No. 1.28. Ngayon kapag nag-up to, nag-opening, just in case lang, kasi pataas to eh. Pataas yung level niyang, yung MA20 at saka MA50, ibig sabihin, hindi pa naman siya bumubukay. No? Tapos, dito sa level na to, ito, may pumasok na volume. Pumasok na volume. Ano ba volume nun? 35K, tapos dito, 49K, may pumasok na volume. Abangan mo lang, kapag tumaas to ng 5.5, pwedeng, isell mo muna. Isell mo muna. 5.5. Sell mo muna. Kasi ano ba mangyayari kapag hindi mo sinell? Kapag 0.5. Check mo yung ano, yung bid and ask. Abangan mo dito yung 5.5. Itong level na to. Kung kaya bang basagin yan. Kapag hindi kaya basagin yan, ibenta mo na. Kapag hindi kaya, isang alam ha, yung 5.5 na yan, ibenta mo na. Kapag hindi kaya. Kung baga, practical approach agad tayo. Huwag tayong malaginip na mababasag yung 5.5. Kapag dito pa lang, hindi kaya basagin. Ayan. Yun na. Kailangan mo na magbenta. Kasi ito, ang resistance ito susunod, 5.8 to 5.9. Yun ang resistance na susunod. Kaya ang pinakamagandang pasok dito kay EI, kung ako lang, kapag nabasag na itong 5.9. Example lang, itong nandito ka sa 5.3, umakyat, pwedeng, kapag nakita mo na mabasag yung 5.5, ang abang mong susunod na entry, example sa alam, no? Nabasag yung 5.5. Tapos, nandito na sa 5.9. Gano'ng baka taas yung percent nito? Opening. So, mga 8%, 7%. Kapag nabasag yung 5.9, 5.8, sa level niya, pero maximum 5.9. Tapos, sa opening ng ano, sa susunod na opening, Tuesday. Yun ang maganda.
Kapag hindi masyado ang gap up kalakihan, pwede ka mag-enter ulit kasi ang susunod yung resistance. Tignan natin dito. Kaya ang kabila. Dami sa gabal. Tanggalin natin. Ayan. Nagkakauntugan sila dito eh. Sa area na yan. May gap up dito sa dulo kasi eh. Tinignan ko lang yung gap up dito sa dulo eh. Mayroon siyang gap up eh. Ayan. Mga possible lang yung area na 6.4. 6.4. Tapos diretso sa dito sa 7 pesos. Susunod na maganda, maganda kapag lumapas siya ng 5.9. Maganda. Magandang maganda ang future nito ni EI. Mac Holsim, si Holsim, si dami kong nakita si Holsim, dami niya ibit dito, HLCM. Masapag basa na magbasa ng chart, ito lang naman ginawa ko dati talaga, kung bakit ang pagbabasa ng chart, titingin mo yung previews, itong previous data na to. Support, 11 na to. Ang likot ng mouse ko ah. Resistance. May gap up dito sa taas oh. Yeah, gap up. Support ulit. Dito sa area na to. Lagyan natin yung, ayusin natin yung resistance. Tapos kuha pa tayo ng isang resistance to possible. Ay, yung area na yan. Yan. Tapos balikan natin. Ayan guys. So, downtrend overall, Ma'am Lucy, si Holsim, downtrend. Downtrend pa rin. So, ang tinitingnan, dito na lo si ano eh. Napanood ko lang, dito na lo si Money Growers eh. Kung nakita niyo eh, di ba? Kasi naglaro din siya ng bounce play dito eh. Ah, dito. Kasi itong, bakit ito nagkaroon ng ano, green. So malamang to kasi, ano lang to, na-hype lang to. Kung wala tong magandang news, ma'am, tatandaan niyo mama, kung wala mo siya, kung walang good news, at tumaas lang to, at nasa support level, pinipilit lang to. Pinipilit lang yan. Ngayon, bakit kaya ma'am ano hindi mas maganda si ano si Eagle pagdating sa cemento ah leader kasi si Eagle kaysa kay Holsim kaysa kay Cemex. Ngayon ma'am, may kwento kasi dito ma'am. Ikakwento ko tong Holsim na to, bakit hindi ako bumibili ng Holsim ma'am? May kwento to. Si Holsim kasi ma'am, hindi kasi magiging priority sa market to. Bakit ho, ma'am? Bakit hindi magiging priority sa market to? Bakit tuloy kikita nyo? No, hindi masyado yung improvement niya, hindi masyado kaganda. Alam nyo kung bakit bumalik to sa ano, market, ma'am? Kailan ba ako dito? 2015 ako nagsimula eh. 2015, ayun, bumagsak na bumagsak to. 2015 ang nagsimula, nakabili ako ng whole scene nito eh. Kaya na papa eh. Sa, truly, to, kaya no, kay brother bro, Bo Sanchez. So, hindi pa ako marunong mag-aral ng chart nun eh. Yan, dyan ako bumili yan kasi nalugi ako dyan. Ngayon, nung nasa Pilipinas ako nito ma'am, binili na kasi talaga to ng San Miguel.
Ngayon, si, ang host kasi ni ano, San Miguel, ang priority nila si Eagle. Eagle Cement ang priority ni ano, Holcim, ay ni, ano, ni San Miguel, SMC Corporation. Kaya ito, hindi, kung hanggang maaari, kung wala rin naman magandang project to, wala rin ano, 50% o 60% binili na ni ano to ni ano ni Ramon Ang ito 2018 June ata yun, July. Check niyo yung ano ma'am, check mo yung news nung ano yung 2018 June o July. Nabili na to ni ano ni ano ni Ramon Ang. Check natin bakit tumaas to nung time na yun. 2020 2018 ayan 2019 na to eh. Kailan ba umalis ng Pilipinas? 2019 nga pala umalis ng Pilipinas. 2019 ako umalis ng Pilipinas. Ano nga yun? June o July. June o July nga itong 2019 ma'am. Sorry, hindi 2018, 2019. Check mo kung ama ko hindi mo makita sa 2018, 2019. Nung bigay ito ni Ramon Ang, doon pa lang tumaas to. Yun ang kwento niyan ni ano ni Holcim. Bakit tumaas to si Holcim dahil nabili na ng San Miguel to? Eh inabot ng ano ng COVID. Taas, ang taas sana nito. Taas pa sana to eh. Nag-sideway lang nga dito tapos bigla nagkaroon ng COVID. Bumalik ulit, hindi na kinaya. No, laki ng binalik ni ano ah, ni Holcim. Ito po talaga ang kwento, ma'am. Check nyo lang yung sa news, 37% to 40%. Gabi. Yan po ang kwento ng ni Holcim kaya hindi ako bumibili dahil nabili natin ni San Miguel. Kung sa San Miguel, kay Eagle na lang ako bibili, may potential pa. Ang gumagamit lang naman ito na malakas na kumpanya sa Pilipinas, si ano, si DN, si ano, si Omnico, si Omnico yung ReadyMix, malakas gumamit ng Holcim. Yan, yung Sophia yung gumagamit. Maganda lang yan kapag dahil nasa support. Pero ito, kapag mga ganitong style, ma'am, ang laki-laki na, ang tinitingnan ko kasi gusto ko mag-profit, kapag uptrend. Kapag napasag yung downtrend, pwede pa akong pumasok talaga. Pero kapag ganito, ang ilalaro mo dito, ang laro lang dito, lower low. Ito kasi yung area na to, ito lower low to, tapos ito lower low. Ang pattern lang kasi to, alam ko anong nangyari dito ang pattern, ma'am. Ito ma'am, oh. Ito yung naging pattern, no? Lower low. Downtrend kasi, kapag downtrend, lower low ang tawag natin. Lower low to, tumaas, no? Bumaba ulit, tumaas. Bumaba ulit, tumaas. So, bumaba ulit, tiyan mo, tumaas. Bumaba ulit, tumaas. Bumaba ulit, pinipilit tumaas. Ngayon, kapag tumaas to, ma'am, kapag bumaba, harap ka lang din ng lower low. Yun ang, ganun yung, ano, yung strategy sa downtrend. Lahat ng bili mo, lower low. Dito sa area na to sa mga baba. Ito, tama itong billing to. Itong nasa support level na to kasi na-verify na nila na lower low to kasi nag-consolidation dito sa area na to eh. Ayan o. No? Consolidation yung area na yan na mababa yan na. Consolidation yung area. Yan ma'am. Consolidation yung area na yan. Mababa. Kung dyan ka bumili sa support mismo, benta ka na agad kasi bakit kailangan mong bumenta? Kasi nga, downtrend line pa rin siya eh. Gumagawa na siya ng lower high. Tapos benta sa lower high, baba ulit, gagawa ng lower low, sideway, lower high ulit. Ganun lang nakikita ko sa kanya. Kaya yung ano, may ipit din talaga dito eh. Ang laki ng volume na pumasok, 24 million ang lumabas ilan. 24 million na pumasok, 7.13 million ang lumabas. Tapos plus 2.9 million, 7, then 2, di sabihin natin maximum 10. So, 24, so may meron pang 14 million na naiipit.
Mayroon pang 14 million na ipit. Mahirap to. Titingnan lang natin yung volume. Tapos pangalawa, ang tingin dito kami yung RSI, dito na lang natin tingnan kaya, no? Kaya Investa. Ayan, RSI 36, ma'am. Mas maganda ang RSI lagi laruin above 50. Kita mo, ma'am, yung analysis niya, no? Just in case, hindi nyo talaga kabisado mag-aral ng, ano, ng technical, check nyo lang to sa Investigram. Libre naman to eh. Downtrend. Nakalagay dito. Downtrend. Downtrend. Ayan, ma'am. Downtrend. Downtrend. Tapos yung moving average siya, bearish, bearish. Ang hirap sumugal. Ang salungo lang talaga dito, ano lang, ang bounce play. Bounce play o kaya lower low. Oh. Yun lang po yun, ma'am. CHP, CHP or si, ano ba yan? CEMEX ba yan? Check ko nga. Si Mac, day, oh, may isa ko pala si Mac. Tirahin natin yan, sir. Pasok, awalin ng awalin tagi yung stock. Kaya gusto ko nga din gawin ganito dahil nga, ano, masap awalin. Tagalin natin din as, at saka ano, tayo medyo malaki. Okay. Nasa taas na siya, no? Si MA20. Nasa lower sa note. Check natin yung lagyan natin ng MA100. Para mag medyo maganda. MA200 na rin. MA50, 100. Then, style. MA. Pwede rin naman kayo gumamit ng MA, ano? 150. Pero mas madalas kasi ginagamit ng mga expert 200, kaya sinusunod ko na lang din. Talo mo, palitan natin yung kulay nito. Makakalito. So, dilaw. Ayan. Nakasa dilaw. Ayan. Kung titingnan natin sa, ano, sa MA, maganda yung, ano, sa 100 siya, bullish pa sa MA 100. Bearish siya sa 200. Ngayon, check natin yung previous support. Kung may maganda ba ito. Ayun. Ayun. Nagsisipaglabasa na. Itong area na ito. Tsatsagayin nyo lang talaga, ma'am, na ano. Tsagayin nyo lang talaga ng aral. Ito, may resistance dito sa kabila. Dito sa area na ito, may resistance. Ito, resistance. Tsaka ito, support sa part na ito. Kahit mo muna tingnan muna dito. Dito kasi madali na tingnan kung saan ang support and resistance. Kaso nga lang dito, bakit ko tinitingnan dito? Kasi ito, ano na ito? Tested na ito. Ito, itetest niya pa lang. Tetest niya pa lang yung support and resistance dito sa kabila. Tapos dito, mayroon pa ditong isa pa. Ayan. Support dito sa kabila. So, possible resistance doon. Kaya nagkaroon ng utugan. Okay, malakihin natin, ma'am. Ayan. So, okay. Saktong-sakto, ah. Saktong-sakto yung isang ano, ah. Check natin. Ilan gano kikitain. Opening. 11%, pwedeng laruin, ma'am. Pwedeng laruin to. Pwedeng laruin to. Kasi, alam mo bakit nasabi kong na pwedeng laruin? Ito, ma'am, oh. Sideways movement. Sideways movement tong area na to. Kita nyo, ma'am, yung, Lucille?
Ayan. Kapag nandito siya sa 7.06 o 7.05, nauuntog. Hindi siya natutuloy dito sa 7.7. Naglalaro. Mas maganda laro ito si Mac nandito sa area. Ito, maraming salamat at binigyan niyo ako ng idea, ma'am. No? Susunod ko muna ito. Baka sakali lang. Si Mac. Lalagay ko dito si Mac. Nasa support. Kaya nga gusto ko na mag-awal ng mga stock. Dahil nga, kumisa, nakapupok lang ako sa ibang stock na alam kung ano, paakyat ng paakyat, yung basag na yung, basag yung trend line ng down. Actually, ito, kung titingnan natin kung basag nga dito, sa area na to, basag naman yung downtrend niya, ma'am. Tanggalin ko na yung mga, ayan, tanggalin ko mga itong, ayan, ayan. Basag, ma'am. Basag yung downtrend niya, no? Ni Mac. Ilang months to. Ayan. Basag, ma'am. Basag. Maganda. Maganda daw ito si Mac. Dito siya nabasag. Kaya tingin mo bakit tumaas dito, ma'am. Maganda. Nag-uptrend siya dito. Gumawa siya ng ito, oh. Tumaas siya dyan ng unti. Tapos tumaas na ng unti na yun dito. Seven na yun. Kung makikita yung ginawa kong lesson, ma'am, yung buy signal uptrend. So, halos ganito yung simula. Ngayon, nagkakawal siya ng, kung didikot natin ng ganito, nagkakawal siya ng higher high, no? Nagkakawal siya ng higher high dito, tapos ng consolidation, no? Tapos, nagkakawal ng higher high. Pagdating dito, consolidation na lang sa area na to. Ayan. Kita nyo, ma'am, to. Ayan. Sa area na yan. Galing sa baba, tumaas, nagkaroon ng higher high, tapos consolidation, higher high ulit. Ito, kung tumuloy sana dito, maganda to, may future din pa rin to si Mac. Nakikita ko may future to si Mac. Ito, magandang level lang talaga, itong area na to. Maganda siya bumili dito, maganda kapag nakabili ka dito sa area na to, maganda, take profit mo, maximum 11%. 11%. Pero kapag nandito ka sa pinaka-support mismo, dito, ang profit mo, 16%, 15%, okay na. Swerte yung nakasalo dito sa pinaka-bottom, yung dilaw na to. Ngayon, matindi to, ma'am. Matindi to. Kapag hindi masalo ng buyers to, saan pupulutin? Saan ang cut loss mo nito? Itong cut loss. Huh? To cut loss area. Ang laki, ma'am. 8%. Ewan ko kung kaya sugalin niya. 8% ng 50,000. Pwede. Kapag 50,000 ako, yun ang risk ko, ma'am. Maximum ng 50... Maximum ka ng 10,000 na risk ko sa 50,000. Pero kaya to. Kung 8% lang, 8.55. Kaya sa maganda rin to. Laruin to. Kailangan ko pala magdagdag ng buying power kasi nandun ako sa MIG at saka MPI ngayon eh. Maganda to, ma'am. May future. CHP. CHP. Maganda na sa consolidation area. Sideways move. CHP, ayun. Lagyan natin ang uy! Bullish. Bullish pa pala itong area na ito. Ang galing natin. Bullish. CHP. Check natin yung trend line. Grabe.
Okay, ko sa weekly lang, sir, ha? Kay Sir, ano ba to? Sir Allen ulit, CHP. Loading, ha? Ayan. Iyosin natin. Ano earnings niya? Annual earnings. Positive. Maganda yung annual earnings niya. CHP. Ito na, sir. Check natin support. May maganda support ba ito? Ito yun, no? CEMEX. Grabe ito si CEMEX, no? IPO. Grabe naman ito. IPO magkano ito? 12. CEMEX. Bumulusok na bumulusok si IPO. Ito ito yung isang mga sample ng IPO. Tumas lang ng ulit, tapos bumulusok na bumulusok. Ang kagandahan lang dito, sir. Sa unang tingin ko lang dito kayo, no, dito sa support niya, siya na yung pinakauli. Siya na pinakauli. Ang delikado dito, sir, ha? Sir Alan. Alam ko lang ang delikado dito kapag itong nabasag itong area na to. Yung area na yan. No. Tignan natin ito. Yeah. Kapag lumusot pa lalo, tumuloy ito si ano. Ang nakakatakot dito, kapag lumusot dito sa support 2, itong basag na itong halos na support 1 eh. Kapag tumuloy ito sa support 2, magkano? Check natin. 10%. 10%. Kapag tumuloy yung dyan, ang nakakatakot kasi niyan, kapag tumuloy pa sa support 2, lumusot, hindi, wala na tayong, ano eh, wala na tayong reference eh. Wala ka na makikita ng reference. Kapag lumusot pa sa support to sir, ha? Wala ka na makikita ng reference na paliba, na support dito sa previous niya na data. Wala eh. Oh. Wala oh. Kaya ito ang nakakatakot dito kay CHP kapag lumusot dito sa ano, sa support to. Pero hanggat nandyan pa yan, okay pa yan. Diyan sa level na yan. No? Kasi ito nga yung support niya. Basag dito. Lumusot siya. Titingnan natin ulit itong... pagtitingnan lang natin ng support, itong area na to eh. Wala nang iba eh. Wala ka na doon sa previous data eh. Ito lang ang previous data mo eh. Dito na lang natin lalagoyin yan. Sa area na yan. Sabi natin ito. Yung candle na yan. Ay, yung support na yan. From dyan. So, opening. Kaya basagin to eh. Manipis lang eh. Kung wala pa 2%, kaya basagin yan. Kaya basagin. Kasi ito, basag pa rin yung ano niya eh. Yan o. Basag eh. Nasa labas eh. Sideway dito sa bumbenta area to. Ang liit ng sideway niya eh. Yan, no? Maliit. Yan. Yan lang. Just in case, dyan lang maglaro. Maliit, maliit. Mahirap sa mahirap sumugal. Kailangan, mag-green siya, tapos hindi na siya bumaba ng 1.02. Mag-green siya. At least dito siya, dito magandang level lang ng ICHP. Ayan, sir, ha? Yan, yung era na yan. Yan ang magandang level kay CHP kapag just in case. Yan ang magandang ilang percent dyan. 13%. 13% yan ang magandang laro. Ngayon,
lumusot eh. 2%. Ngayon, check mo lang sir, ha? Kapag nakabili ka dito sa ano, sa piso, subukan mo lang. Malaki ang risk nito, mga 50%. Kasi kapag nabasag yung piso, at hindi mag-bounce, diretso yan dito sa baba, sa 0.90. Malaki. 0.92 piso. 10% ba yan? Oo. 9%. Oo, mga 10% nga. 9.7. Malaki. Pero kapag nag-bounce naman si CHP by Monday at nag-green, maganda lang yung sa level na to. Kasi susunod niya resistance, ito na. Dahil ito resistant tong level na to, yan. Tapos resistant ulit to, itong area na to. Ayan. Yan. Yan ang ganda daw. Sana nasagot kita siya sa alam na sa question niya. Sino pa kaya? Maraming salamat din po sa inyo sa nag-standby. 20, okay. Last 30 minutes tayo. Balik din ako mamaya, ma'am, mga bossing, mamaya mga 9 o'clock. 9 o'clock ng gabi sa Pilipinas. Kasi 9 o'clock na umaga dito, kasi babalik din naman ako dito bukas eh. Maraming salamat po Sir Alan, no? Maraming salamat sa time. Comment-comment lang sa mga books, no? Screenshot ko na nga ito para just in case may copy na ako na ano kung sino yung nandito. Ayun. Medyo basag talaga yung ano. Bumili na ako ng mic sa Amazon. Medyo matagalan talaga. 2 weeks na. 2 weeks na ako naghihintay. Wala pa yung ano. Wala pa yung order ko. Naipit din gawa ng COVID.
Masarap kasi ito po nag-aaral ng ano. Maraming salamat doon, Ma'am Giselle, no? Maraming salamat po sa time niyo. Ayun, question! Baka may mga question pa kayo. Tulog pa yata yung iba. Sa mga kasi matulog, gumising ng mga ganitong oras sa Pilipinas. Ganito lang ang buhay ko dito, ma'am. Mga bossing. Nauwi ako ng mga ganitong oras. Mga 9. Malayo kasi lugar na to, yung napuntahan ko, inabot ako ng 48 hours na biyahe kasama yung stopover. Pero kung lahat lipad, 40 hours yung biyahe, yung 8 hours, lahat yung stopover 4 na beses. Ang layo, grabe. Pagod sa biyahe. Alos na dalawang araw akong nasa biyahe. Napakalayo nito sa Pinas. More on study lang talaga lagi sa stock. Lagi nilang i-check yung previous history. Kasi itong previous history lang naman natin ang pinagbabasihan natin para magkaroon tayo ng safe. Ang kalaban lang naman natin dito yung loss eh. Actually, yun lang naman ang kalaban natin yung loss. Kapag nag-gain tayo, ano na lang yun, result na lang yun ang decision natin na tama yung pasok natin. Kaso ang hindi lang natin na-anticipate kasi yung loss natin. Bukas gagawin ko yung video ng ano ng sideway buy signal. Itong kagandahan kay si ano kay SSP nagkakaroon siya ng cup with handle. Yan, no? Kung gusto ko kayo eh. Kaya so, nag-exit ako dito eh. Nasunog ako dito. Sabi ko na eh, di ko na kasi hinintay yung closing kasi puyat na ako eh. Pero kung nasa Pilipinas ako, hinintayin ko to kasi alam kong mag-close pa to ng ano eh, ng 1.35 eh. Di ko na nangahintay dahil antok na ako kaya nag-sell na ako sa 1.3. Ito lang hinihintay ko kayo na eh. Itong F na yun eh. Cup with handle.
Maganda to sisi. Abang-abangan nyo to. Kung wala lang talagang COVID, malamang itong pula na to natuloy ito sa akyat. Kaso kung pag-opening kasi, nagkapang-pang Webes. Kapag Webes kasi buhusan eh. Yung mga nag-take profit na yung earnings na simula nung Monday, Tuesday, Wednesday, take profit na lagi ang ano eh, Thursday eh. Question lang po, question lang. Yung gusto mong pabasa ng chart. Nakaka ng chart ba ako? Siguro, wala. Kabukasan ako, 861 to. 871. Question lang guys ha, question lang. Sa mga stock na gusto nyo ipabasa. Okay, kaya hindi pa na-verify. Question, question, guys. Baka naman. Questions, questions. Sana by end of the month, guys. Papakita ko sa inyo yung report kung magkano yung panalo ko tsaka yung talo ko sa stock market. So, yun ang ugaling ko every month. Gusto ko makita ko yung loss ko, makita ko yung win ko. Pero sa ngayon, nakikita ko win pa rin ako ng mga ano, 29,000. Dapat panalo ko ng mga 50,000 eh. Hindi ko pa kasi hindi ko na sinama yung withdraw ko kay ano, kay dito na yung doon sa ano ko yung bago ko, yung hindi ko pa binebenta. Yung mga binenta ko, nag-win ako ng 50,000 ngayong July. Yung ano pala yung papa, check ko nga pala yun, ano ko na lang pala, yung June report, titingnan ko ngayon yung report ko.
Ayan guys. Di lang ako makapag-ano sa YouTube. Gusto ko sana ano eh, ilagay din to sana sa Facebook. Live sa Facebook. Pwede kasi to i-live sa Facebook eh. Ano sa tingin nyo guys? Comment kayo kung pwede mas maganda i-live sa Facebook. Kasi pwede ko siya i-live sa Facebook eh. Kaso nga lang, mahirap talaga i-live sa Facebook at saka YouTube yung pagsasabayin mo yung dalawa. Pwede siya gamit yung OBS. Kaso nga lang, inaharap ko pa yung sequence eh. Nag-error kasi kanina kaya medyo natagalan ako eh. Kaya hindi ako makapag-live din sa Facebook eh. May mali yata din sa nagawa ko. Che-check ulit. Or, kukuha ko ng ano, magbabayad ako dun sa isang apps. Para kapag nag-live ako sa OBS, diretso na sa YouTube at saka diretso na dun sa Facebook page. Pwede kasi yun eh. Yun. Thumbs up lang guys, palike naman, palike. Just in case. Kaya mas masarap nito kapag siguro naman Sunday madaming ano, Sunday. Magano tayo guys, Sunday mag-live ulit tayo. Ano mga possible, may mga news kasi. Huwag niyong kalimutan guys, Positional Traders PH sa Facebook page. Ayan. Buy low, sell high. Huwag niyong kalimutan guys, i-like. Ayan guys, yung page. Ayan itsura ng page natin. Ayan. Like and share, comment lang. Message. Okay, sige. Kahit sa Sunday, sir. Kahit ganito lang, sir. Okay na ako kapag kahit ganito. Alam mo, mas maganda, sir. Kasi ang plano ko lang, ang lahat ang gusto kong i-post, lesson na lang. Yung pangmatagalan yung lesson. Tapos ito, daily natin gagawin. Simulan natin siguro ng alas 6 ng hapon. Alas 6 ng umaga sa Pilipinas. Alas 6 ng hapon dito sa akin. Tapos hanggang alas 8 tayo, 2 hours. Pwede ba yung mga bossing? Tuwing opening ng stock, no? Simulan natin sa Sunday. Kahit bukas, mag-ganito ulit ako ng alas 9 ng gabi sa Pilipinas, alas 9 ng umaga dito. Tapos, continue na natin hanggang ano, kahit Sabado, Linggo. No? Tapos, gagawin ko Sabado, Linggo, more on lesson lang din. Gagawa ko ng mga strategy kung saan pwedeng bumili. Mayroon pa kasi akong gustong i-topic eh. May sinusulat kasi ako. Itong ginagawa ko kasi, based on my learning. Yan kasi ano, ginagawa kong lesson based on my experience kasi. Bounce play, hindi ko pa nga masyado to na-discuss eh, bounce play. Happy hour lang din to. Broken trend line, ayun, na-discuss ko na to kahit paano dun sa uptrend line. Gumagawa ko sa listahan ng mga ano ko ba. Yung common mistake in entry point. Hindi ko pa alam kung i-discuss ko itong common mistake in entry point. Mga price entry. Ito si Mr. Kit. Magandang i-topic sir itong ano.
Yung how to withdraw money in stock market. Yung mga basic-basic ba? Hindi ko naman kasi alam yung process ngayon kasi nandito ako sa ibang bansa kaya hindi rin ako makapag-withdraw eh. Baka magkamali ako dito kaya nag-iisip ako dito eh. Na how to withdraw money in stock market. Ay yung magagandang isang content, yung basic ba, yung madalas na chinecheck. Anong klaseng terminology po, ma'am? Uptrend line? Sideways? Downtrend? Natapos ko na itong how to open an account in Full Financial. Terminology. Okay, ma'am. Example, yung sinasabing uptrend. Kapag sabing uptrend, papakita ko po yun, ma'am. Ito, basic na basic term. Ito. Nalagyan natin ito ng magandang ano, ma'am. Para sa'yo, ma'am, ito, ma'am. Kapag ganito yung araw, ma'am, downtrend. Ito po yung tinatawag na downtrend. No. Sa downtrend na yan, nagkakaroon ng, lalagay ko ng Google. Mas maganda. Ayan, ma'am. Ayan po. Sa downtrend muna tayo, ma'am, no? Ito po, papakita ko sa inyo, ma'am. Ayan po. Ito po yun, ma'am, ha? Ma'am, Nisel. Okay, sorry po. Okay lang. Okay, ma'am. Ito po. Simulan natin sa price movement. Yung downtrend na sinasabi ko po dito, itong downtrend na ito pababa. Ito po, downtrend po yan. No. Yung downtrend na yan, ito po yan. Instead na tawagin mo siya na, palakihin ko. Instead na tawagin mo siya dito na itong area na ito nasa taas is resistance. Tapos, palitan natin itong kulay para huwag kayo malito. Ayan, resistance. Sabi natin resistance yan. Tapos, kumuha ulit tayo ng dito. Ayan. Yung area niya. Palitin ko. Ayan, sa area na. Ayan. Lagyan ko ng dilaw. Support and resistance din to, ma'am. Itong baba. Support tong baba, ito yung resistance sa taas. No, yung mga ano, kahit hindi naman natong tinatamaan na yan. Kasi itong drawing na to, itong drawing na to, perfect na perfect yan. Pero in actual, ganito ang mangyayari niyan. Papaluanag ko po to. Dito muna tayo sa isang drawing, sa lower low, lower high. Ito tinatawag na lower high. Bakit magkaiba siya sa uptrend? Kasi yung uptrend naman, dito, higher high, ito naman yung higher high, resistance yan. Kapag uptrend, ang tawag yan, higher high. Higher high. Tapos kapag dito sa baba, higher low. Ngayon kapag downtrend naman, lower high,
lower high, ito yung resistance. Ang support, itong lower low, lower low, lower low. Yan po yung ano, yung support. Ito po yan. Ito yung higher high, higher high, higher high, higher high, higher high. Ito naman yung support na higher low, higher low, higher low, higher low. Yun po yun, ma'am. Tapos, yung sinatawag yung volume, makikita niyo yung po dito, ma'am, na volume. Ito yung volume. Makikita mo ito. Ito yung, ma'am, nakikita niyo po itong, ano to, itong green na to. Ito po yung volume. Ang ano lang kagandahan kasi, kailangan kasi malaman mo yung volume na yan. Ibig sabihin yan, number of shares po yan ng araw na yan. Ilan ba yung mga tinapon sa market, ilan ba binenta, ilan ba ang bumili. Doon mo malalaman yung mas accurate basahin to kaysa doon sa number of traders ito na indicator. Trades. Ayan po, ma'am. Kung titingnan mo dito, ang daming number of trades. Pero hindi natin alam kung ilang tao yan. Itong number of trades, dito sa baba, makikita mo yung number dito, trades. Ayan po, 130. Sa 130 na trades, hindi natin alam kung ang tao dyan is 50, tapos or baka mga 40 lang o mga 60. Hanggang umabot sa 130 na buy and sell pa ulit-ulit. Hindi natin alam beses, hindi natin alam kung ilang beses sila bumili o nag-sell. No. Tapos itong volume, automatic to, ilan yung share na binili natin? Lahat yung total ng shares to sa maghapon, sa opening hanggang closing. Yan po yung volume. Yung RSI naman, yung relative strength. Ito po yan, ma'am. Tanggalin ko na po itong trades, no? Lagay natin yung RSI. Ito po yan, ma'am. Ito po kasi ang nagbabase na RSI. Ang basihan na kasi ng RSI is yung parang momentum siya ng ano, ng isang stock, ng isang price. Kung gaano yung simpatya ng tao. Yan yung ano, para sa akin, mama, pinaka explanation ko sa sarili ko na kung titingnan naman natin kay Google, pinaka magandang explanation para sabihin natin sigurado. Kasi yan, yun yung pinaka, parang, ano eh, kapag bumaba, nasa support, kapag masyadong mataas, resistance, pinagbabase yan ng RSI. Okay. Dito. The relative index technical indicator used in the analysis of financial markets. It is intended to chart to current chart the current and the historical strength or weakness of the stock market based on the closing price. So, based on closing price, indicator should be not be confused with relative. Okay, ano pa ba? So, historical ng strength and weaknesses. Ibig sabihin itong strength and weaknesses, ito yung part ng support level and resistance level na ito, ma'am. No? Kapag nasa middle siya ng 50, maganda kapag nasa middle ng 50. So, ipapaliwanag ko dito, ma'am, sa inyo sa RSI. Between correlation ng ano ng RSI at saka yung price movement na to, ma'am, ito po, price is king. Price is king. Itong RSI is mga prince, ano lang to, princess, no? Yun ang explanation ni Cole sa akin nung time na nag-attend ako ng meeting, ng seminar. Ngayon, titingnan natin kung downtrend yung pattern, titingnan din natin dito kung nagkakakunta siya ng downtrend movement. Ano po? Tingnan natin ito.
Itong level na to, mas mataas dapat kasing taas nito. Itong level na to, mas mataas kasing taas dapat, mas mababa tong level na to kaysa dito sa level. Ang nangyayari, nangyayari nga sa actual. Dito, mababa naman to. So, ibig sabihin, ang pattern to is downtrend. Ang pattern ng price, downtrend. Kasi nagkakaroon tayo ng divergence na tawag. Gano'n tayo ng divergence po, ma'am? Ito po, divergence. Ito po, divergence. Ito yung area na to, divergence. Oh. Palitan ko, ma'am, yung kulay. Pula. Hindi, iba naman. Yan, dilaw. Divergence ang tawag po dito, ma'am. Bakit po divergence? Kung titingnan nyo, yung RSI nito, mababa na. Tapos tumataas doon. Pero dito, yung presyo dito, mababa. Hindi naman siya tumataas doon. Tama po? Ibig sabihin, mababa pa nga eh. Sabi natin dito yung price nito. Ito pa nga lang ito, ma'am. Mataas yung price nito. Tapos dito, mas mataas dito. Base doon sa RSI. Baliktad. Divergence. Ibig sabihin, nagkakaroon ng divergence. Kapag nakita mo yung divergence na ito, pagka-opposite yung takbo ng price at saka magka-opposite siya dito sa RSI, ibig sabihin, ang mangyayari lang dyan, magkakaroon ng sideway or downtrend or uptrend. Example, ma'am, yung price pababa. Yung price pababa, ano? Yung price pababa. Ngayon, yung ito naman RSI, tumataas. Ibig sabihin, yung mga buyers, gusto nilang itaas ng itaas. Kaso nga lang, ang nangyayari naman sa price, nagkakaroon na siya ng sideways. So, ang mangyayari niyan, check mo yung volume. Kung ang volume hindi naman tumataas, ibig sabihin, yung mga tao dyan nagpo-positioning lang. Position. Or, dahil sideway lang to, sideways ang laro, possible, buy and support, sell and resistance. Ganun lang yung play dyan. So, nagkakaroon ng mga divergence. So, I hope, ma'am, na nakasagot ko yung RSI nyo or nabigyan ko kayo ng additional information regarding sa RSI. Ayan po. Yan lang po yung pinaka naiintindihan. Kapag nakita ko kasi divergence, magkaiba yung takbo ng price, magkaiba yung magkasalungat yung takbo ng RSI, iniisip po dyan, magkakaroon ng consolidation or magkakaroon ng downtrend. Or, magkakaroon ng uptrend. Alin sa dalawa? Laging opposite yan. Kung ang price pataas, kapag ang RSI pababa, ibig sabihin, magkakaroon ng divergence. Laging nasusunod talaga lagi, ma'am, ang RSI, kadalasan. Kadalasan, ma'am, ha? Sa nakikita ko, sideway. Tulad nito, sample nito, yung RSI nito pataas, pero yung price nito is bumababa. Pero, ang pinagbasihan lang talaga nito, itong level, titingnan natin, guhitan natin. Tama, mas sigurado. Ayan, area na yan. Yan. Lahat ng closing. Ayan ang lahat ng closing. Ayan ang closing. Ayan. Tumaas naman siya ng unti, pero unti-unti lang. Pero dito, ang gap niya dito, ang laki. Sukatin natin. Roll yan. Ang laki. 25 points. Ang laki. Samantala dito, ang liit lang. Divergence lang tinitingnan natin. Pero price is king pa rin lagi. Pero kapag nakikita ko na ano na magka-opposite yung dalawa, hindi ako masyado nag-e-enter dyan. Mag-enter man ako, unti lang. Maliit lang. Bounce play. Okay. Dito tayo kay dito. Maganda si bounce play si dito. Hide natin si Watcher.
Dito ko i-discuss ma'am yung bounce play sa 1-minute chart. Lakihan natin. Anong day ba yun? Kalimuta pa yung days na yun. Anong days to? July 6. Tingnan natin yung July 6. Ayan. Ito yung event na to. Ito yun, ma'am. Bounce play. Ano to, ma'am? Yung July 6 ng opening. Simula dun sa ano, opening nito. Nag-close siya ng 3.05. Pag-close siya ng kay dito na 3.05, nag-open siya dito ng 2.92. Tapos bumaba na bumaba. Ito pa yung bounce play, ma'am, no? Hahanap ka lang ng support muna. Sabi natin to, itong event na to, support. Ayan, support yan. Support. Support. Ito, support ulit to. Ayan. Ayan po. No. Tapos dito nagkaroon siya ng nabasag yung ano dito, yung area na to, nabasag. Yan, basag. Naging gawin natin yung resistance na to kasi nasa taas na. Ayan. Ang bounce play kasi, ma'am, ganito. Ang papasok ka sa bounce play kapag 15 minutes, simula ng opening, pasok ka ng ano, ng, gamit ka ng 1-minute chart, pero gumagamit ka ng MA20 at saka 50. Ang pinaka-the best dyan kasi, ma'am, itong, kita nyo to, ma'am, palitan ko itong ano, kulay nga ng isa. Medyo halos magkatulad. Ayan. Magkaiba na. Ayan. Ito po, ma'am, oh. Nakikita nyo ba itong moving average 50? Nasa taas yung moving average 50. Ibig sabihin, huwag ka malang pumasok. Kapag itong kulay na itong isa, itong pang dark green, kapag nag-cross din sila ng dalawa, dyan ka papasok. Ngayon, kapag pumasok ka dito sa entry na ito, example, yan. Itong entry na ito, yan. I-level lang natin dito. Dito, nag-ano siya dito, nagkumpulan yung dalawa. Nag-sideways siya dito. Example, dyan ka pumasok sa may entry, tapos yung closing, ito yung area. So, may kita ka na ng 6%. Bumibili ka doon sa mababang, ano, sa buntot. Ito yung, ma'am, matatanda nyo itong buntot na ito na 2.76. Ilalagay ko sa day. Ito po yun, ma'am, oh. Ito po yan, na candle na yan. Itong buntot na to, kung nakikita nyo. Tanggal nga ng mga abubot na to. Ayan, ito po yan, ma'am, oh. Yung candle na yan. Ibig sabihin, kung lalawin mo yan, simula dito sa 2.76 hanggang sa closing, 9% ang possible mong gain. Yan lang ang laro. Ibig sabihin, bakit mo kailangan mag, ang paglaro kasi ng bounce play, kapag nagkaroon ka ng mga ganitong candle na malalaki,
yung nagkabuhusan na candle ito na 11%, no? So, gagawa ka lang ng support. Hanap ka ng support. Tapos ito, yung support 1, support 2, hanap ka ulit ng support 2. Kapag naglaho sa support 2, tapos nakita mo yung buyers umakyat, pwede ka na pumasok. Yung MA20, yung pinakita ko kanina, ma'am. Ayan. Dito yan. Dito po. Yung pinakita ko dito. Yun na po yan. Nag-cross na kasi siya dito eh. Dito sa area na to. Ito. Tapos benta ka dun sa 6.26 o 5% kita ka na. Okay na po, ma'am. Kailan lang magsalawa ng bounce rate? Pero ma'am, ano lang, experience lang talaga yan. Kailangan ko na mahaba-abang experience. Kapag yung maglalaro ka ng bounce play, kapag nakita mo mga 10%, nagdown yung isang stock ng 10%, pang bukas, abang ka ulit. Kasi, pero pag abang mo dun, hanap ka ng support. Dun mo abangan sa support ang bounce play. Question lang, question. Open pa tayo. Wala ka ng tubig. Okay na po, ma'am. Okay na po kayo. Wala po bang question? Wala. Tulog yata yung mga kasama natin sa group. Dito, ma'am, check nyo itong buy signal uptrend. Ito po. Ayan po. Check nyo yung buy signal uptrend. Tapos yung dito sa lesson na sa may play safe dito. Check ka lang. Meron ako dito bounce play, ma'am. Check nyo yung kayo dito, ma'am, dito sa area na to. Ayan. Yung kayo dito. Ito po, insight for dito with tutorial of bounce play. Ayan po, ma'am. Ano guys, nandito na lang po ako. Check nyo lang po dito. May bounce play po yan, naturo ako dyan. Yung time na yan, yung July 7 ko na itinuro yun. July 6 nangyari yun. Tapos yung mga lesson natin, meron tayong mga lesson dito. Lesson technical charting, ito po. Ano po? Sa indicators, meron din dito. Ito, core or body of technical chart analysis. Check nyo lang po to. Maraming salamat po, Ma'am Lizelle. Ayan. Check na lang po dito. Marami tayong lesson. Gumagawa pa ako ng mga lesson. Kasi mas gusto ko talaga yung lesson. Totoo lang. Kasi kapag po charting, wala ka masyadong makukuhang masyadong technical. Hindi ganun kalalim. Kaya nga, mahilig din ako magbasa ng mga ganitong books. Dahil gusto ko pa lumalim yung knowledge. So, wala na pong question, ma'am. Magpapaalam na po ko sa inyo, ma'am. Mga bossing, palike na lang po ng channel natin. At saka palike na lang po yung video na to. Maraming salamat po sa inyo.